ka. Talaga, naghihirap na ngayon ang Pilipinas talaga. Paano mo naman sabihin, Lolo? Hindi naman ganyan tayo kahirap, no? Anong hindi? Tinan mo yung mga kabataan natin, no? Nagtitinikling, walang kawayan. Ito pa mga kalokohan, no? Nanari niya. Ay, nako, si Bungkol yan, ha? Kilala ko yan. Yan. Asan ang mga magulang niyang mga yan, ha? Ayan, ang hirap sa ating mga Pilipino ngayon sa Pilipinas na. Mga anak na mga anak, eh. Hindi sinusubaybayan yung mga anak. Lolo, kasi ang tatay nun ni Bukol nasa Saudi. Yung nanay naman niya nasa Hong Kong. Yan. Ayan, napapala ng mga kalokohan na yan. Ang gobyerno kasi natin na walang mahanap dito trabaho dito sa Pilipinas, kaya kailangan mga ibang bayan. Mga pamilya nagkakawasak-wasak. Eh lolo, wala namang pagkakaiba yan sa nangyari, diba, doon sa apo mo sa labas. Ano apo sa labas? Oyes lolo, meron kang apo sa labas? Shocking ka, ha? Meron kang sikreto, ha? Hindi apo sa labas yun, no? Pinanganak lang sa labas. Kasi hindi umabot ng ospital. Alam niyo naman dito sa Pilipinas, diba, sobrang traffic. Tumawag ka ng ambulansya bago makarating yung pasyente. Nailibing na. Ay naku lolo, tama ka. Buti nga no kung merong ambulansyang darating. Eh mga ambulansya dito ginagamit ng iba dyan, no? Pampamasyal, pang-excursion. Eto mga kumag na to, eto mga kabataan na to. Buhay ng gangster, buhay ng gangster. Ano buhay ng gangster? Hindi nila iniisip yung mga buhay ng mga magulang nila sa ibang bansa, no? Nagpapakaalipin, nagiging katulong para mga makapagpadala na ng pera pag-aral nila. Anong ginagawa? Imbis na mag-aral, yan, puro kalokohan. Pasosyal-sosyal, lahat na ginaya. Gangster, gangster. Hindi na kinikilabutan. Hirap na hirap na yung mga magulang nila sa ibang bansa. Ayan, party-party, sana makita ng mga magulang nila yan. Ayan, tingnan nyo. Ay, kayong mga nanonood dito, ha? Baka yung mga anak nyo yan. Subaybayan nyo yung mga anak ninyo, no? Hindi yung porky nagpapadala na kayo ng pera sa Pilipinas. Okay na. Ayan yung babae niya, no? Hindi kinatagalan, mabubuntis yan. Sa ano yung mga finger-finger sign na yan? Alam mo nung kapanahon na ng hapon? Ang gumagamit lang ng mga finger-finger signs na ganyan, yung mga pipe, no? Dahil hindi makapagsalita. Oo nga. Ano ba, ano ibig sabihin yung mga finger-finger sign na yan? Akala mo naman to mga walang boses, mga walang dila, nakakapagsalita naman sila. Okay. Eh kung yung finger-finger na lang yan yung ginagamit nila pagsisex, di ba? Hindi sila mabubuntis. Hindi yung anakan ng anakan. Ayan! Paano mauubusan ng kurakot ang Pilipinas? Tingnan naman ninyo, no? Kung sino nagtuturo at sino pinapakinggan ng mga kabataan natin. Hindi tayo mauubusan ng kurakot kung ganyan ang ganyan. Dapat ang tinatanong nyo dyan, nasan yung pera? Saan napunta yung perang kinita ng Clark Air Force Base sa yung Subic Naval Base? Saan napunta yung mga dolyaris na yun, no? Anong ginamit pambilis sa mga dekorasyon na yan? Tingnan mo, tingnan ninyo. Oy, pero lolo, palagi ko naghihirap na rin siya ngayon. Ano mo naman nalaman naghihirap? Tingnan mo nga ang gaganda ng mga ay, mga kasangkapan niyan, tingnan mo. Eh, tingnan mo naman kasi, no, ventilador. Hindi na siya maka-afford ng aircon. Katulad nitong nangyari na to. Oh, ayan, yung isang, yan, tingnan mo yung kumag na yan, ha. Naging tagapulas pa ng pawis, ha. Ayan ang problema sa atin, eh. Pagka sumika, talagang gagamitin, no. Pupunasan pa, kailan pa bang punasan ng pawis yan? Ah. Eh, samantala dito sa bayan natin, no, ang daming mga mahihirap na bata, tulong uhog. May nagpupunas ba sa kanila? Oyes lolo, eh ano naman ngayon? Eh syempre number one fan siya, no? Tumahimik ka nga dyan, bruho ka. Hindi, alam mo ang punto kasi ni lolo. Kung talagang itong mga politicians natin, kung talagang gusto talaga nilang tumulong, bakit gagastos pa
pupunta ng ibang bansa para makapanood lang ng boxing, di ba? Madaming paggagamitan ng pera. Kasi pagpunta niya sa Las Vegas, ha, madaming gasto siya, magbabayad ka pa ng eroplano, hotel, pagkain, pati yung ticket niya na mahal niya, no? Ringside pa yan. Hindi libre yan. Eh, pwede namang manood dito sa Pilipinas, di ba? Pwede namang buksan yung television mo, manood ka sa TV, hintayin mo bumalik yung tao, pagbalik ni Pacquiao dito, saka mo punasan ng pawis, pati yung pet niya, pwede mo punasan, di ba? At least, nakasave ka ng pera. Imbis na gastusin mo sa mga luho mo, yung pera niyan, madami naghihirap sa atin. Sabi din ni Lolo, di ba? Madami mga bata sa atin, no? Mga natutulog sa kalye. Itulo uhog. Iniiwasan. Kinadidirihan. Walang tumutulong sa kanila. Ayan ang problema sa atin, eh. Kaya, ewan ko, hindi tayo umulad-unlad. Ayan! Ayan, biktima ng kambugan. Hindi na marunong mag-English. English pa ng English, pwede naman mag-Tagalog. Napapahiya tuloy. Eh pero Lolo, ayan o, tignan nyo naman si Sis Rupa. Ayan ang beauty with purpose. Beauty with purpose. Magkalat ng maling mensahe. Oo nga naman, no? Ano yung 98% nagsasalita ng English sa Pilipinas? Anong Pilipinas yan? Saan Pilipinas ang tinutukoy niyan? Ah, kasi sa atin, no? Yung mga mahihirap, merong excuse. Nagkakawasak-wasak yung pamilya nila dahil naghanap ng trabaho. Ay, yung mga mayayaman, ano excuse ninyo? Bago kasi magbigay ng payo, no? Kasi kasi yung mga pamilya ninyo. Ah, nagpapanggap pa kasi. Nagsasantos-santuhan, eh, ahas naman. Wala namang sama, no, kung ahas ka. Basta aminin mong ahas ka. Sa atin kasi madaming mga utu-utu, eh. Iiyak-iyakan lang, eh. Naniniwala na. Tinama, kung talagang ano siya, talagang concern siya sa mga mahihirap natin, talagang gusto niyang tumulong, tinama yung mga sasakyan niyan. Ha? Mga important pa yan. Tinama, may hammer pa si Mokong. Oh. Ha? Mag-hammer ka sa Pilipinas. Samantala yung mga kababayan natin dito, gusto magtrabaho, mga karpintero, wala man lang martilyo. Pamukpok. Kung talagang concern ka sa mga mahihirap, yung mga luho na yan, isang sakripisyo niya yan, no? Tama si Lolo. Kasi ano ba naman ang point, no? Sa sasakyan. Di ba ang sasakyan? Ang purpose ng sasakyan is to get you from point A to point B. Di ba? Kahit na anong klase sasakyan yan, pare-pareho yan, no? Kahit na mamahaling sasakyan, kahit na bulok na sasakyan, isa lang ang purpose niyan. Ngayon, kung gagastos ka, lalo na ngayon, ha, ang hirap-hirap, ang mahal-mahal, pati yung gas. Imbis na gagastosin mo yung gas, para lang sa luho mo, ha, yung malalaking sasakyan na, mga important na sasakyan na yan, eh di bumili ka na ng Honda o kaya Toyota, di ba? Yung perang nasa-save mo, talaga itutulong mo sa mga mahihirap. Madami kasing ano sa atin, eh, mapa media, mapa gobyerno, madaming false prophets. Yun ang sasantos-santuhan. Okay? Diyan tayo, no? Diyan tayo mag-ingat. Huwag tayo maging utong-uto. Pero madaming kababayan natin, mga utong-uto. Oo nga! Meron pa dyan mga pinag-aaway-awayan pa, mga istasyon ng TV, mga artista pinag-aaway-awayan. Akala mo naman, stockholder sila ng istasyon ng TV, no? Mga kumag, nauuto lang kayo, no? Yung iba dyan, gagawa ng movie, sasabihin. Ginawa namin tong movie to, naghirap kami gumawa ng movie to para sa inyo. Para sumaya kayo, panoorin nyo. Mga kumag, kung para sa amin yung movie yung ginagawa ninyo, dapat libre, no? Hindi nyo na kami i-charge para manood lang. Mga hipokrita, hipokrita. Yung mga kababayan natin, daming uto-uto. Pati yung mga yan, pinag-aawayan pa ba yan? May mga followers pa yan, no? Hindi na kayo kinilabutan. Hindi na kayo kinilabutan. Nagiging uto-uto kayo.